Magandang araw mga katropa. Ito na naman po tayo sa ating vlog at ang aking pululutuin ngayon ang aking pang-ulam para sa araw na ito ay ang chicken hamnado. Mga katropa, ang una ko pong gagawin ay imamarinate po natin ang ating manok sa toyo. Susunod po natin ay ilalagay natin ang ating pineapple juice. Sama na rin po natin yung syrup ng pineapple chunks. Ito po yung ating pineapple chunks. Ngayon po mga atropa, imamarinate ko lang po ito, haluin ko mabuti. Gumamit po ako ng plastic upang tayo ay ligtas sa anumang uri ng sakit. Siguraduhin lang po natin na marinate po ng maigi ang ating manok. Ilagay na rin po natin mga katropa ang ating paminta. Halo natin maigi ang manok sa ating pong toyo na may pineapple. Ngayon po itatapa natin at ilagay po natin sa ating rep. Since ng 2 to 3 hours. Pero ang advice ko po sa inyo, kung talaga hindi naman kayo nagmamadali at gusto nyo magluto ng hamonado, ilagay nyo sa rep to ng mga magdamag para po ma-absorb ng gusto ng manok ang ating pong pinagsamang toyo at pineapple juice. Mga katropa, nagbabalik po ako. Ito na po yung ating chicken na binabad ko po sa toyo at pineapple juice na may paminta. Binabad ko lang po siya ng 3 oras. Ngayon po, sisimulan na natin ang ating pagluto. Sandali mga katropa, may nalimutan ako. Dinayin muna po natin ang manok upang pag tinirin po natin ang manok ay hindi po ito magputukan. Ngayon, umpisa na po natin mga katropa. Maglagay lang po tayo ng konting mantika sa ating pan. Natin sandali ang ating mantika. Okay, lalagyan na po natin ang ating manok sa pan. Natin siya ng mga ilang minuto. Medyo papulihin lang po natin at balik rin natin para balance po ang pula ng magkabilang side. So pa, handa na po natin siyang balik rin. Nakikita po ninyo, medyo mapula na po ang kabilang side. Nasabi ko po sa inyo, bahala na po kayo kung ilang minuto nyo ito babalik rin. Dahil nga, kapulad niya, sabi ko sa aking vlog, ang aking pong pagluluto ay pa-cham-cham. Pachamba-chamba lang po mga katropa. Mga katropa, pwede na po natin siya hanguin.
naglagay na po ako ng mantika sa aking pan. At ngayon po ay magigisa na tayo ng sibuyas muna po ang ating unay mga katropa. Kasi ang ating pumbawang ay madaling masunog. Ating mga tropa, ang ating pong bawang. Hintayin lang po natin pumula ang ating bawang. O course, magkulay golden brown. Tropa, ibabalik na po natin ang ating manok. Ang ating nga palang manok, mga katropa, maghinangon natin sa umari, meron po tayong paper towel upang ang ganyan po magiga ay masipsip ng paper towel. Since na nasisimula pa lang po ako, medyo tapos po sa budget, kaya pasensya na po kayo, mga katropa. Natin ang ating natirang marinate, nagbabaran po ng manok. Mga katropa, hayaan lang po natin siyang kumulo hanggang sa ang ating manok ay lumambot. Tapos muna natin upang madali siyang lumambot. Kaya po sinabi ko sa inyo, tansyahan lang po ito dahil tayo po ay pachamba-chamba lang. Mga tropa, isusunod ko na po ang ating asukal na pula o tinatawag na brown sugar. Haluin lang po natin mga katropa. Sinudarin po natin ang pineapple chunks. Nagtira lang po ako ng konti upang sa atin mamaya ilalagay natin sa ibabaw upang pang garnish niya. Ayan mga katropa, takpang kulit muna natin at kaya natin kumulo at ng tuluyan lumambot ang ating manok. Ito na mga katropa, ready na po ang ating chicken hamonado. Ngayon po, ilalagay na po natin siya sa ating plate. Plating na po tayo. Mga katropa, since na ito po ay pang-ulam lang namin, ang aming anak, ay mas preferably ko po yung medyo walang sabaw, medyo tuyo, natutuyo. Pero kung may mga anak naman po kayo, ang advice ko po ay medyo may sabaw para po mga bata ay magustuhan nila dahil ang ating po sabaw ay medyo matamis na mis. Kaya magugustuhan ng mga bata. Mga katropa, ready na po ang ating chicken hamonado. Inulit ko mga katropa, huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ako at pindutin ang bell na makikita niyo sa iba upang maging update kayo sa mga susunod ko pang lulutuin. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.